Salamat at binigyan nyo kami ng konting oras. Pili na kayo at magsisimula na tayo. Ako ang magtitinda at ikaw ang halik. Bakit ako? Ikaw na lang. Kung ayaw mo, sila na lang. Di ba gusto mo makatulong tayo kay Sunshine? Huwag ka nang tumanggi. Gamitin mo lang ang karisma mo, okay? Ladies, magsisimula na tayo. Lapit na. Lapit na. Oh, sa teka, lang, may inaabalaban. Isa lang. Sa isa lang. Lima ang sa'yo. O, isang halik yan. Sa'yo, sampo. Dalawang halik yan. Anong flavor? Pila lang, pumila lang. Miss, ilan ang order mo? Anong flavor? Lapit ka na sa kanya. Ikaw, ilan ang order mo? Salamat. Sampo ang pinili ko. Okay. Para sa akin, kalokohan ang ginagawa nila. Gusto lang nila makahalik sa mga babae. Di ba, Xiaoyu? Si Xiaoyu. Ah, pati siya? Ito na po ang cake nyo. May libre kayong kiss. Sino nang next? Ilan ang... Bigyan mo ako ng 20 pieces. Xiaoyu, bakit mukhang malungkot ka? Hindi ako umabot. Chanchai, salamat. At salamat din sa mga kaibigan mo. Kahit nabagsak ang ekonomiya, marami pa rin bumibili ng cake. Wala pong anuman, trabaho namin yon. Pasensya na kayo, ma'am. Gusto lang namin makatulong. Nakakaabala na po ba kami? Hindi naman. Sana nga mapadalas ang punta nyo rito. Bigyan nyo ng bonus si Sunshine. Bigyan nyo rin si Miss Beautiful. Walang problema. Akong bahala. O, paano? Alis na kami. Meron pa kaming asikasuhin. Sige. Napagod ka ba sa kakaupo? Alam mo naman, kailangan niya matulog ng 15 hours. Paano, mga virgin? Aalis na kami. Ingat kayo. Maraming salamat. Balik kayo, ha? Makakapagsara tayo na maaga. May utang na loob pa ako. Sunshine, ang gwapo talaga nilang tatlo, no? Xiaoyu? Sayang at kulang sila ng isa. Imposibleng hindi mo siya naiisip. Huwag ka na magkunwari. Pinili ni Dao Minze na tulungan ako. Siguro nasa New York na siya ngayon. Ano, Mama? May sulat ba? Ang dami ng sulat na yan. Tingnan mo. Baka merong notification para sa interview mo. O sige, titignan ko. Ang dami naman. Meron ba? Puro, ano? Honey. Ano? Hindi naman ito notification. Huh? Tignan mo. Puro mga bills ito. Water bills, electric bills, phone bills, gas bills. Puro late payment notice. Teka, bakit ganun? Ha, Mama, ang dami kong pinadalang resume. Pero walang sumagot kahit isa. Kaya pala, ang balita, mataas ang unemployment rate ngayon. Pero bakit nagsisinungaling ang mga dyaryo? Eh, hindi sila sinungaling. Kita mo, nawalan ako ng trabaho. Hindi na tayo kumakain ng tatlong beses. At anong lagi natin kinakain? Carrots! Puro gulay! Wala namang matinong pagkain. Pero sabi nila, suswertehin ka kapag vegetarian ka. Pero bakit hindi tayo sineswerte? Sana makita ko ulit yung manghuhula. Alam mo ba, magaling yun. Nagkakatotoo ang mga sinasabi niya. Malay mo, baka swertehin tayo. Ha? Anong sinabi sa'yo? Sabi niya, hindi raw nakasalalay sa asawa ko ang pagyamang ko. Oo? Kundi sa isang bata. Sa isang bata? Oo! Teka, bakit hindi ko naisip yan? Ano ibig niya sabihin? Sa isang bata. Sa isang bata. Ah, alam ko na, honey. Ang ibig niya sabihin, dapat tayo mag-anak ulit. Ha? Alam mo, hindi ko akalain pagkatapos ng matagal na panahon. Makakapagsiping ulit tayo. Tamang-tama, mamaya pa uwi si Sunshine. Tayo lang ang nalito sa bahay. Teka, honey, bakit ka nagugubad? Hindi ba sabi na maghuhula, kailangan natin magkaanak ulit para swertehin? Ibutonis mo ang damit mo. Tignan mo to. Nakasulat dito. Ano ba yan? Kailangan ng isang babysitter sa lugar na ito. Dapat mapagmahal at mapagpasensya. 8 oras ang trabaho sa isang araw. Ha? At $1,000 ang sweldo. Ha? Pwede na rin itong pagtsagaan, honey. Bakit mo sinasabi sa akin?
Ngayon, alam ko na ang ibig sabihin ng manghuhula. Nakasalalay sa bata ang swerte mo. Ang ibig sabihin, mag-aalaga ka ng bata. Babayaran na rin natin mga business. Sigurado ka ba? Baka naman merong trabaho dyan na bagay sa'yo. Mason, latero, construction worker. Walang bagay sa akin, kaya ikaw na lang magtrabaho, honey. Kailangan bayaran natin mga business yan. Kundi madedemanda tayo. O yan, para yan sa tutor na anak mo. Marami kami nabenta kanina sa bake shop, kaya lang nakakapagod. Si Cheche, kailangan nating pumunta dun sa bahay ni Azu. Papunta na dun si Simen. Okay, magkita tayo dun. Bye! Akala ko nasa New York ka. Oo nga. Pero bumalik ako kagad. Akala ko dalawang taong ka dun. Dalawang araw pa lang, hindi ba? Dahil mahal ko ang Taiwan. Mahal mo ang Taiwan? May bala ka bang kumandidatong presidente? Teka, paano mo nalamang dito kami lumipat? Nagtanong pa ako. Marami ka nga palang secret agents. Anong problema? Pagdating ko ng New York, sumakay agad ako pabalik. Halos 30 hours ang biyahe. Kaya meron pa akong jet lag. Masama ang pakiramdam mo? Masakit ang ulo ko. Siguro masyado akong napagod dahil napakahaba ng biyahe. Parang hindi ko na yata kayang tumayo. Paano hindi sasakit ang ulo niya? 30 hours ang biyahe. Halos wala pa siyang pahinga. Basta gusto niya, kinagawa niya talaga. Wala ka namang kwenta. Halika na nga! Ano wala kwenta? 30 oras ako nagbiyahe. Subukan mo kaya yun. Nasisiraan ka na kasi. Bakit pa bumalik ka kagad? At ako pa ngayon nasira ulo. Makita ka? Hinatid mo ba ang anak ko si Sunshine kaya nandito ka? Ma, tumigil nga kayo. Kabababa ko lang po kasi ng aeroplano. Kaya, meron pa akong jet lag. Sumakay ka ba ng aeroplano? Di ba malapit lang ang bahay niyo? Alam mo, ako, hindi pa ako nakakasakay ng aeroplano. Halika na, pumasok ka na sa bahay. Doon ka na magpahinga. Ma, ano ba kayo? Makakahiya ang bahay natin. Makakahiya ang bahay natin. Huwag mo nang isipin yun. Kailangan na magpahinga ni Master Dominic. Ma, huwag na po. Nakakahiya. Sunshine, huwag na kang maraming reklamo. Nalilipat lang namin dito. Pasensya ka na, maliit ang bahay namin. Papa! Kinain mo yung pangalbusan natin! Ano ka ba? Nandito si Master Daoming Su! Paglipit ka naman ng mga kalat! Napakilita man ang bahay niya. Huwag ka nga mareklamo. Ikaw na nga makikitulog. Ang dami mo pang sinasa... Pasensya ka na sa kanya, Master Daoming Su. Huwag ka mag-alala. Aayusin ko ng mabuti ang higaan mo para makapagpahinga ka. Magkatabi kami matutulog. Master Daoming Su, humiga ka na para makapagpahinga ka. Sige na, huwag ka nang mahiya. Alam namin na pagod ka. At ikaw naman, Sunshine, matulog ka na rin. Oo nga naman, anak. Kayo na muna ang gumamit ng higaan namin. Kami nang mamabuhay doon na lamang sa labas. Paano kayo matutulog dyan sa balkonahe? Walang problema. Kanina pa kami nakapaglatag. Matulog na kayo. Sige na, matulog ka na rin. Isasara na namin itong pinto. Sunshine, si Mr. Daoming Su, sige mo. Sige, humiga ka na doon at asikasuhin mo si Master Daoming Su. Mama! Sige, humiga pa kayo. Buksan nyo nga itong pintuan. Sunshine, humiga ka na. Huwag mo kami intindihin. Huwag ka mag-alala. Hindi namin kayo i-stop. Huwag talaga kayo kalokohan. Buksan nyo nga ito. Asamahan nyo talaga. Matulog ka mag-isa dyan.
talaga ang mahal niya, Azel.